Nakauwi na nga itong si Annalyn mula sa US. Kaya naman, agad-agad niyang pinuntahan ang kanyang mga kaibigan doon sa Apex upang abutan ng mga pasalubong dahil namimiss na rin niya ito. Masayang-masaya nga ang lahat at nagsisukatan at nagbibiroan pa ang mga ito tungkol kay Annalyn at sa mga iba pa niyang kaibigan. Mayangay, umuwi na itong si Annalyn at doon dumating naman itong si Moira. At tinanong nga niya kung andito ba daw si Annalyn. At sumagot naman ang kanyang mga kaibigan, nandun na nga siya sa may parking area kasi pauwi na ito. Tihim nga na sinunda ni Moira itong si Annalyn doon sa may parking area. At dun nga't nakita niya ito at tinawag na bigla. At sinigawan nga niya ito na anong ginagawa mo sa Apex? Naghahanap ka ba ng chismis na makakalat? Sumagot naman itong si Annalyn na wala akong ginagawang masama dito kundi dinalaw ko lang aking mga kaibigan. At huwag kang mag-alala dahil yung tinatago mong baho ay hindi na rin magtatagal at lalabas na rin yun at alam na alam ko ang katotohanan na ikaw ang may dahilan kung bakit nadisgrasya si tatay. Kahit na anong gawin mong panunulsol at paninira sa tatay ko ay hindi mo pa rin mapipigilan ang katotohanan dahil hindi naman habang buhay magkakaroon ng amnesia malalaman at malalaman din ng tatay ko ang katotohanan na kayong dalawa ni Zoe ang may punot dulo ng lahat kung bakit siya nadisgrasya. Kaya naman, naitulak nga ni Moira itong si Annalyn dahil sa sobrang inis niya dito. At tumama naman ang kanyang katawan doon sa may nakafile na mga tubo. Kaya naman, nalaglak ang mga ito sa kanyang ulo. Guys, pakaabangan natin ano kaya ang mangyayari sa ating bida. Napapahamak na naman siya. Makakaligtas pa kaya siya sa mga kamay nitong si Moira? Abangan!